Good morning mga tropa, kumusta mga grassmates? So ngayon po kami ni Mrs. ay nagwo-walking. Walking-walking lang, pero habang nagwo-walking ako, gusto kong i-share kung paano magdagdag ng bank account sa ating mga Sante business account. Okay? So ito na po yung video. Please don't forget to subscribe and click that bell notification para po ma-update kayo sa mga susunod nating sharing ng knowledge dito sa ating business kung paano pa to mas mapapadali, paano pa to mas mapapagaan. They're all for free, no? Na sinishare po namin. And ito na po ang video. Hello there mga kaibigan, mga ka-partners, so sa mga grassmates po natin na ating pong taga-subaybay dito po sa ating channel, ang channel po ni Kuya Berto. Once again, welcome. Okay, so ngayon naman po, mabilisan po itong ating tutorial ngayon. Ang ating pong gusto nyo share sa inyo naman po ay ang paano po magdagdag ng bank account. Ito. So I would suggest na ngayon pa lamang ay magdagdag na po kayo ng inyong mga account kahit na wala pa kayong i-withdraw. So kung halimbawa mayroon na kayong bank account na BPI or BDO, paano po ang gagawin? Ganito lang po. Pumunta po kayo sa My Profile, Personal Info, and pumunta po kayo sa Bank Account Information na tab. So kung makikita po natin dito, halimbawa itong account na natin gagamitin ay wala pa pong bank account na naka-associate sa kanya. Click lamang po itong Activate Bank Account. So sa ngayon po kasi, ang tinatanggap lamang ng ating system ngayon is Banco de Oro at saka ang Bank of the Philippine Islands. Okay? Ayan. So halimbawa, sa Banco de Oro, ang tinatanggap po natin dito ay ang savings, ang current, at ang debit card. At sa BPI naman po, check natin sa BPI, ang tinatanggap sa BPI naman ay... Okay, savings account, current, at saka easy cash. Ayan, so since ang ating pong idadagdag po ngayon ay Banco de Oro, so click natin to, change natin to Banco de Oro. Ayan, so Banco de Oro, yung branch kung saan mo siya kinuha. Okay, make sure na makukuha mo ito ng tama. Tapos yung account type, kung ito ba savings, current, or debit card. And of course, yung account number, wag na wag po tayo makakamali dito. If okay na po ang lahat, just click save. Ayan, click save. Ayan, so makikita mo dito sa bank account activation report, meron pong nakalagay dyan ng details ng inyong dinagdag na bank. Pero hindi pa po yan, no? Hindi pa po yan activated. Kung titignan natin sa personal info, kapag tinignan po natin yung ating bank account information, wala pa pong nakalagay dyan. Okay? So, ibig sabihin, hindi pa yan activated. So, wait lamang po tayo ng about 1 month or more. So, after 30 days, kung wala pa rin siya, kumontak na kayo sa ating customer service representative. Okay? So, 6 weeks later. Ayun, finally, after 6 weeks, eto na po, naidagdag na po ang ating bank account sa ating Sunday business account. So, ayan po, pag tinignan po natin sa ating bank information, ngayon, meron na po dito bank account details. Ito po yung BDO account na amin pong dinagdag. So ngayon, pwede ka na makapag-disburse pasok o yung sa bank account na dinagdag mo sa iyong Sunday account. Of course, kung na-check mo na to, okay na, wala ka nang gagawin, don't forget to log out. So don't forget to subscribe, share this video tutorial sa inyong mga bagong partners para mag-guide sila kung paano magdagdag ng bank account. Thank you so much. Bye.